ang ninja ng PBA. Pero bago ang lahat, this is Agan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Joseph Henry Lim Yeo ay pinanganak noong September 7, 1983. Nag-aral nga ng kanyang primary at secondary education sa Xavier School at nagkolehiyo naman sa De La Salle University kung saan naging parte siya ng Green Archers na nakumpleto ang 4-peat noong 2001 UAAP Finals. Sa rookie year niya nga ay nag-average ito ng 3.4 points, 1.5 rebounds at 1.5 assists per game at na-improve niya ang kanyang senior season sa 11.3 points, 3.3 rebounds at 2.4 assists. College pa lang ito ay nakikitaan na ito na magiging first round pick sa PBA. May isa pa ngang nakapagsulat nga, Michael Jordan nga daw siya noong 2003 Final Four, tapos walang Cardona dahil na-injury, tapos dinala niya ang tiwala ng mga taga-Lasal at nag-force ng second game. Binigyan niya ang Lasal community ng something to cheer for at need niya lang daw ng consistency pagdating sa PBA at chill lang daw dahil naging sikat pa nga ito sa kanilang naging away ni Enrico Villanueva. Bago ang draft ay sobrang maraming may gusto sa kanya dahil na rin sa kanyang kasikatan ng mga time na to. Sana raw sa Red Bull, sana sa Pure Foods at mag point guard siya. Meron ring nagsabi na sa TNT para maging tandem raw sila ni Alapag. Meron ring kung gusto niya raw maging star ay dapat sa well coach siya mapunta kasi for sure siguradong starting lineup at mabibigyan ng maraming playing time, hindi kagaya sa ibang team na sobra-sobra ang mga shooting guard. Pumasok muna ito sa PBL kasama si LA Tenorio sa team ng Harbor Center Batampier kung saan nakuha ng team na ito ang una nilang kampyonato at dito naging scoring machine siya, kaso lang ang nagiging problema ay ang reaction niya sa mga tawag ng referee, sobrang dali niya ma-frustrate ganun. Nag-average nga ito sa PBL ng 15.8 points, 4.8 rebounds at 3.7 assists per game. Wala pa nga siya sa PBA ay nabansagan na itong The Ninja dahil sa kanyang mga acrobatic move at ang talento na umupo sa ere, magkape at magsaing, charot. Pero alam naman natin kung bakit naging The Ninja si Joseph Yeo. Napasama pa nga siya sa Pilipinas na naglaro sa Jones Cup 2006 na mas tumaas pa ang draft stock dahil sa kanyang magandang nilalaro sa tournament na sobrang taas ng potential ng batang Joseph Yeo. 2006 PBA draft na nga kung saan naging first pick si Kelly Williams, second pick si Arwin Santos at ang third pick nga ay itong si Joseph Yeo. Sisimulan niya nga ang PBA career niya sa isang community service sa unang tatlong buwan ng kontrata niya dahil nga sa naging away nila ni Enrico Villanueva na isa palang PBA charity game. Gaya ng karamihan ay naging mahirap mag-adjust sa PBA style of basketball. Sa kanyang unang mga laro sa Coca-Cola Tigers ay hindi nakatulong ang pagiging backup niya lang sa noong superstar na si Gian Arrigo. At may isang laro lang siya na naka 13 points pero nagugol talaga ang buong rookie season niya off the bench. Sa Coca-Cola nga ay nag-average ito ng 7.4 points, 2.5 rebounds at 0.9 assists per game. At naramdaman na rin naman ng Tigers na mas maiging kung sa ibang team mapunta si Joseph Yeo para maipakita niya ang full potential niya. Kaya pagka 2007 ay na-trade ito papunta sa Santa Lucia Realtors para kay Mark Isip at Cesar Catley. Marahil ay karamihan sa atin dito ay naaalala talaga si Joseph Yeo dahil sa Santa Lucia ay binigyan siya ni Coach Boyd Fernandez ng opportunity at hindi naman sisirain ni Joseph Yeo ang tiwala na binigay sa kanya at lumabas talaga ang tunay na Joseph Yeo dito sa Realtors, naging deadliest shooter at most unstoppable slasher sa liga. Sa Philippine Cup 2008 nga, isang matinding semifinals ang namataan natin nang magsipag-ulana ng tres sa laban sa Alaska nina Willie Miller at Mike Cortez. At sa huli, si Ryan Reyes ang bumitaw ng dagger 3-pointer ng Game 7 para makapasok sila sa PBA Finals. PBA Finals 2008 nga, laban nga sa sensational tandem ng Pure Foods na si James Yap at PJ Simon ay may pang-counter sila na Joseph Yeo at Ryan Reyes. It was a brilliant strategy daw para kay Boyd Fernandez dahil sa pagsabay nilang dalawa ay nag-exert ng more energy playing on defense ang Yap-Simon combo. Samantala, sinave nga ni Joseph Yeo ang pinaka-the best game niya sa Game 7 ng laro
kung saan sa fourth quarter ay may 3-point lead ang Realtors ay biglang nagpakawala ng tres si Joseph Yeo para lumayo ang lamang at tuluyan nilang makuha ang 2008 Philippine Cup title. At sa buong season nga ay nag-average ito ng 10.5 points, 3 rebounds at 2.5 assists per game. At pagka 2009 season ay ang kanyang best season ng karera niya sa PBA sa average niyang 13.5 points, 3.6 rebounds at 2.2 assists per game na naging regular shooting guard siya sa Santa Lucia. Samantala, nagkaroon na nga ng financial difficulties kung saan binitawan ng Realtors si Nadenok tapos si Espino. At bago ang 2010 season kung saan akala ng lahat tapos na ang mga trade tapos na-disband pa nga Santa Lucia, ay na-trade si Joseph Yeo papuntang San Miguel Beermen kapalit si Bonbon Custodio. At hindi ito naging pabor kay Yeo dahil sa dami nga ng scoring option ng SMB. Hindi na nga nagagawa ni Yeo ang mga The Ninja Daredevil drives niya at mga transition 3-pointers from PBA Rising Stars ay naging backup na lang kay Dondon Honteveros. Wala eh, Honteveros yan eh. Pero nagkaroon nga siya ng chance nang matrade si Honteveros sa Air21 at injured pa si Lordy Togade. Kaso nag-struggle siya hanggang katapusan ng 2011 season sa average niyang 5.2 points per game. Malayong malayo talaga noong nasa Santa Lucia pa siya. Nagkaroon nga ito ng steady play pagka 2011 to 2012 season kung saan naging regular shooting guard siya dahil butas nga ang spot na ito dahil sa mga injured players. Minsan, 7 players nga lang sila naglalaro kasama na yung import doon at nag-average siya ng 8.8 points, 3.4 rebounds at 2.9 assists per game. 2012 to 2013 season nga ay ang pagdating ni Kraken at ang pagbuo ng dynasty ng San Miguel. Dumating na rin si Marshall Lassiter tapos yung paggaling ni Chris Lutz ay naging bench option na naman si Joseph Yeo. Tapos off the bench nga ay nag-average siya ng 6.4 points. At sa dynasty na ito ay hindi kasama sa future si Joseph Yeo at na-trade ito sa Air21 sa 2013 to 2014 season. Dito ay matagal na siyang inaantay ni Coach Franz Pumare na kanyang Lasal mentor para makasama rin ang mga former Lasalista na sina Mike Cortez, Renren Retualo, Mac Cardona, Simon Atkins at si Carlo Sharma. Trade nga ito ng Petron sa Air21 para sa isang first round pick kung saan may chance silang makuha si Bobby Ray Parks Jr. Pero the rest is history kasi last year nga lang nagpa-draft si Ray Ray. Imagine no, SMB pala dapat si Parks ngayon. Pero itong Air21 team na ito ng time na to is naging paborito ko rin talaga. Kayang-kaya mag-contend sa PBA at kung sana lang nagstay lahat ng players dito at hindi nawala. Solid sana. May Vic Manuel, Poligrates, Jonas Villanueva, Mac Cardona, Simon Atkins, Sean Anthony, Camson, Retualo, Minor, Borboran, itong si Joseph Yeo, may Arboleda pa, Chito Jaime, Elmer Espirito, Ronnie Matias, Carlos Sharma, si Bercher at si Asita Olava. Grabe yung lineup na yan, 'di ba? Kung sana nagtagal lang sila, nagkaroon pa nga ng triple-double sa Air21 si Joseph Yeo kontra sa Global Port na may 19 points, 10 rebounds at 14 assists dahil nako-convert nga siya minsan into point guard position. Ang 2014 season nga ng Air21 ay na-eliminate sila ng Philippine Cup at umabot ng Game 5 naman sa semifinals ng Commissioner's Cup at number 7 naman sa standings ng Governor's Cup. At ako'y nalulungkot nang mabenta ang franchise na ito sa MVP Group at naging NLEX Road Warriors. At hindi nga inabsorb ng NLEX si Joseph Yeo at trinade ito papuntang Barangay Ginebra, San Miguel. At ang paborito kong Air21 na yan, nagkawatak-watak na. Sa Air21 niya ay nag-average siya ng 12.4 points, 4.1 rebounds, 4.3 assists. It was also an amazing time para kay Joseph Yeo sa Ginebra kung saan minahal rin siya ng mga fans dahil sa kanyang alam na nating mga ninja moves. Naging malaking tulong nga si Yeo sa Ginebra off the bench na pag-share niya nga ng minuto kay Mark Kagiwa. Nagpalit nga ng head coach ang Ginebra at dahil nga sa gusto ng head coach nila na si Frankie Lim na makuha si Sol Mercado ay inoffer itong si Joseph Yeo sa Barako Bull. As we all know na kapag SMC player ay dyan ka mapapadpad at sabi na rin ni Roger Yap yan kung ano.
Nakakapaglaro pa nga siya ng 41 minutes sa Barako dahil isa rin siya sa mga leaders ng team, pero hindi rin siya nagtagal rito at na-trade na naman siya papuntang Global Port para sa isang first round pick at makakasama niya ang dalawang stars na si Terrence Romeo at Stanley Pringle. 2016 nga ay nasa vintage form pa rin itong si Joseph Yeo dito sa Global Port, playing also a mentor kina Stanley at Terrence ay malaking bagay para sa batang pier. Umabot pa nga sila ng semis ng Philippine Cup, ngunit bigo lang sila kontra sa Alaska Aces. Maganda sana talaga ang nilalaro ni Yeo sa Global Port as a veteran mentor and role player. Kaso lang, nagka-issue about sa pagbabangko sa kanya ni Coach Pedo ng dalawang sunod na laro at na-rumor na nasa trading block, at sabi naman ni Yeo is sanay na din naman siyang matrade eh. Na-confront pa nga ni Yeo si Coach Pedo kung bakit hindi siya pinapalaro kasi na-frustrate na siya eh. Dahil talo nga raw, okay lang naman daw maging bangko kung panalo. Hindi niya rin daw alam kung fit ba siya sa system nila. Surprise lang daw siya kasi sila daw yung kumuha sa kanya, or baka disappointed sila sa laro niya. So mataas kasi daw yung expectation sa kanya. Tingin na rin ni Yeo is malas lang daw talaga kasi kung kailan nagiging breakout yung mga performances niya is yung nangyayari yung mga ganito. Santa Lucia, nag-disband. Air21, nag-disband. Ginebra, nagpalit ng coach. Ganon din daw sa Barako. At pumasok na rito ang pagkagusto ng NLEX head coach na si Boyd Fernandez para raw makapag-reunite sa kanyang shooting guard noon sa Santa Lucia. Na sana daw, if available naman daw sa Global Port, eh sana matrade nila papuntang NLEX. Siyempre, former player pa raw niya at alam niya kung paano gamitin at ang kalidad nito. Pero walang nangyaring trade sa buong season bagkos tinapos pa ni Yeo ang season sa Global Port nang mag-step in ang dati niyang coach sa Lasal na si Franz Pumaren sa Governor's Cup. At nag-irap pa ito ng 37 points. Ang career high niya nga ay 38 noong nasa Santa Lucia pa siya, at hoping na walang trade na mangyari dahil malaki ang tsansa nila next 2017 season. At bago nga ang 2017 season ay na-trade si Joseph Yeo papuntang Meralco Bolts kapalit si Ray Guevara. And not regaining his form ay after ng season ay naging free agent na rin si Joseph Yeo. At 2018 ay nakita pa natin si Joseph Yeo sa MPBL sa team ng Manila Stars, pero after 2 games ay nag-decide itong i-give up ang slot para sa mga batang players dahil siguro na rin ay wala na siya sa kondisyon and time is over na talaga para sa The Ninja. Sana daw is naalagaan niya ang katawan niya like kay Alex Cabagnot na parang nasa peak pa rin daw ng karir niya sa edad niyang to. At huli natin siyang nakitang naglaro sa team ng Mighty Sports sa Dubai at sa Jones Cup noong July. Wala naman daw siyang pagsisisi sa karera niya kasi naging successful naman daw siya dahil naging malaking tulong itong basketball para sa kanya. Ngayon ay spending more time sa kanyang family at meron na siyang sariling poultry farm sa Batangas bilang business niya rin. Pag-follow nga ito sa mga footstep ni Danny Ai at Lordy Tugade sa Life After Basketball. Kayo guys, nami-miss nyo rin ba ang mga acrobatic na mga ninja moves ni Joseph Yeo sa PBA? Hindi man sumang-ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng isang tahanan sa liga ay hindi pa rin ito naging hadlang para magmarka ang pangalan niya bilang isa sa mga deadliest shooter at pinaka-the best slasher sa PBA. And that's all for this video. Like the video para kay The Ninja. Sana umabot tayo ng 50,000 subscribers at magkaroon naman tayo ng giveaway dito sa channel. Maraming salamat talaga guys. Bye-bye.